Hello mga batang Simonians, ako po si Eric Lagarde at welcome sa ating virtual gala 2021. Huy! Taas! At eto na nga, noong December 8, 2008, pinirmahan ng Sangguniang Bayan ng Taytay ang Resolution number 184 requesting Dr. Paraluman Argiron na noon ay Director ng Region 4A Calabarzon para sa pagbubukas ng Taytay National High School, Simona Annex. And finally, on March 28, 2011, Simona National High School became independent. Ang favorite kong binibili yung cassava chips. Ganon. Ang social nyo naman, Kuya Garan, may pakwek-kwek. Kami wala, hotdog lang na pipe. O kaya yung burger na walang ketchup. Ganon. Tiles na siya ngayon. Welcome sa Simona National High School Computer Room. Jaren! Ayan, etong part na to ng Simona National High School, dati siyang science club na lugar. Isa sa mga maipagmamalaki ng Simona National High School ay ang mga prinsesa na dito nag-aral. Dito nag-aaral si Cinderella. Hanggang ngayon, nandito pa yung sapatos niya. Sorry na. Okay. Ayun na, let's move on sa ating susunod na area. Para sa kaalaman ng lahat, ang Simona National High School ay nahahati sa dalawang building. Ang Henares Building at ang Gacola Building. So, nasan tayo ngayon? Nasa Henares Building. Ang Henares Building ay isang tuwid lang. Tapos meron siyang tatlong rooms. So, ang faculty room, ang computer room, at ang ginawa nilang stock room. So, isa sa mga malaking changes dito sa Simona National High School ay ang pagkakaroon ng bakal na fence. So, when I was in first year, actually wala talaga yan. So, wala talaga siyang harang. Tapos, naging second year na ako, nagkaroon naman ng kahoy. Pero, ang isa sa mga disadvantage ng kahoy na bakod naman, nababasa siya ng ulan. So, madali siyang mabulok. Pero, yon nagka-budget, umaman, charot. So, dahil na rin sa support ng DepEd, ay nagkaroon tayo ng mas matibay na fence para na rin sa safety ng mga estudyante. Papasukin naman natin ang kanilang bagong canteen. Let's go! Ayan, so this area, tingnan natin baka may mga pagkain pang tira nung bago na mag-lockdown. Tara! Wow! Charot na lang pala. So, pinakaunang beses na makikita ko yung loob niya. Okay, let's go! Hoy, ang bongga, malawa. Kasi during our time, sa classroom kami kumakain. Nakikita nyo pa ba ako? Pero ngayon, tinan mo naman may dining area dito. Pero ngayon ang pandemic, since wala namang estudyante, ginawa na nila muna ang stock room. Pero tingnan mo, ang bongga, may papila. Ang lakas makaano, rich kid, mga high school. O, tingnan mo, ang lakas maka Maxwell. Diba? Para pipila ka, susangitan ka ng tendera, tapos susuklian ka ng candy. Ang lakas maka-private school, Maxwell, ganon. Kala mo naman ng baon, tag 100, 20-20 lang naman. Ang bongga, tingnan din natin yung loob. Since wala naman dito, pwede nating i-check yung loob. Ayan, so, eto yung office din ng canteen officer. So, dito sila nag-check ng tawag dito, nag-check ng kinita, nag-check ng nag-i-inventory, ganon. So, tingnan natin, baka may stock pa silang natira. Ay, wala na ata, parang ganon. Wala bang pagkain dyan?
Ayan, ang linis, in fairness, nakakatuwa. So, bilang isang estudyante ng Simona National High School na dating kumakain lang sa classroom, sobrang nakakataba ng puso na makita na nag-i-improve yung facilities ng school para mabigyan din naman ng better quality of service yung mga estudyante. Ayan, at isa sa mga napansin ko dito sa ating pagbisita sa Simona National High School ay ang kakaibang switch ng electric fan. Sana all baliktad. So this part naman, ginawa nilang parang mini garden. May daanan din dito, papunta dun sa kabilang side. Meron silang sink, meron silang comfort room for the boys, for the girls, tsaka para sa mga teachers only. And this next room naman used to be our room pag merong mga film showing. Kasi sa liit ng Simona National High School, minsan pag nagpi-film showing kami, pinapagsama na lang yung section 1, section 2, section 3 sa isang kwarto. At dun kami lahat nanonood. So tara, tingnan natin. Ayan, so isa sa mga unforgettable memories ko dito sa loob ng room na to, si Abraham Montales, yung isa naming kaklase, kaklose namin siya kahit section 3 siya. Tapos, yung classmate kong masama ang ugali, si Jay Labuada, yung popcorn, nilalagay niya sa cover shoes, tapos inaalog niya. Tapos, pinapakain niya kay Abraham, di ba bully? Kaya kayo guys, huwag kayong bully ha. Ang sama ng ugali. Pero, isa yun sa mga naging masaya naming experiences dito sa school at saka sa room na to. Kasi, kahit magkakaiba kami ng section, magkaka-close kaming lahat. Ayan, ang susunod naman na area na ating i-check ay yung ating main entrance din. So, this area used to be our canteen din. So, pag sunong masikip pa talaga, di ba faculty area pa nga to, dito nagbibenta, tapos nasa labas yung mga estudyante. So this area also is another classroom naman na ginagamit ng section 2 tsaka section 3. So ang distinct dito, pag section 1 ka, dun ka sa may Inaris building. Pag section 2 ka, usually wala namang wala namang issue. Pero pag section 1 tsaka section pag section 1, doon lang. Pag section 2 and section 3, dito sa building na to. Para mapagkasya natin lahat. Ayan, so this area naman, used to be our... Tabi kayo dyan. Ayan, etong area na to, used to be our guidance office hanggang ngayon naman. So, dito, syempre yung mga problem child, mga ganun, yung mga estudyante na medyo may pagkapasaway, dito sila kinakausap ng ating guidance counselor. So ngayon ay paakyat na tayo sa second floor ng Gakula building. So isa sa mga fondest memory ko naman dito ay yung bago ka makapasok, i-check yung ID mo kung baliktad. Tapos, yun nga, pino-floor wax din namin to, tapos binubunot kasi hindi pa siya tiles. So, let's go, akitin natin. At hindi maiiwasan na sa isang paaralan ay magkaroon ng mga kwento ng kababalaghan. So, ayon sa aming, sa mga sabi-sabi at mga kwento-kwento, etong classroom na to daw ay classroom kung saan maraming kaluluwang nagpaparamdam dahil nung time namin, meron dalawang estudyante na dito nagka-classroom pero hindi naman sila dito sa school namatay. Namatay sila from other complications pero ang coincidence nun, dalawa sila na dito nagka-classroom. So, syempre mga bata, mapagkukwento na ay grabe yung classroom nila, haunted, ganun, makakakita ka daw ng kahit walang tao. Ganun. So, makakakita ka ng iba't ibang drawing sa CR na hindi naman kaaya-aya sa mata. So, ito yung isa sa mga classroom na ayaw nilang tambayan. Kasi yun nga daw, haunted. At ngayon naman ay mag-move forward tayo sa aking pinaka-paboritong classroom sa lahat ng Simona National High School. Why? Kasi etong classroom na to, ang classroom na may pinakamarami akong memories. At saka, tinuturing namin siyang golden age of Simona National High School. Ang naging classroom ko nung ako ay fourth year high school. So, eto ang room ng for Rizal. Hello po, Ma'am Grace. Miss ka na po namin. So, during our high school or during our fourth year high school, sabi ko nga, itinuring namin na golden age ito dahil doon first time na recognize ng ibang mga school ang Simona National High School sa Taytay. Dahil lumabas na kami
ginamit na namin yung aming mga talento para ipakita na ang mga kabataang Simonians ay kaya ring makipagsabayan sa ibang mga malalaking school dito sa Taytay. So during our time, nanalo ang Simona National High School sa Sayawit, di ba? Nanalo din kami sa Mr. and Miss Campus Heartthrob na dito nang galing sa Simona National High School ang itinanghal na Campus Heartthrob na si Mr. Terence Alonso. Ang nanalo naman na Miss Campus Heartthrob. Campus Heartthrob. Ay si Miss Diana Miranda. So, di ba, yun pa lang yun. Pagdating sa pageant, hindi tayo pauhuli. Pagdating sa sayawan at kantahan, ay hindi rin tayo pauhuli. At during our time din, ang Simona National High School ay nanalo sa choral singing competition at nag-champion sa May Kalayaan Park. So, di ba, ilan lamang yun sa mga napanalunan ng Simona National High School nung panahon namin. Ito yung tinatawag naming Golden Age of Simona National High School. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating virtual tour, nais po muna nating pasalamatan ang pagpayag ni Dr. Mercedita Elcu, ang head teacher po or OIC ng Simona National High School. So, kung hindi po dahil sa kanyang pagpayag, ay hindi po tayo makakapag-virtual tour. So, maraming salamat po sa pagpayag na may ipakita sa ating mga estudyante kung ano nga ba ang kalagayan ng Simona National High School. So, this area naman ay ang principal's office na faculty room na din. So, lahat ng transaction about sa school, lahat ng concern ng mga parents ay dito ginagawa. So, ngayong may pandemic, dito rin sila nagko-consult pagdating sa mga modules. Dito rin nila ginagawa yung mga modules natin, piniprint at dinidistribute sa ating mga estudyante sa kanilang mga bahay. Pasok tayo. Pinayagan ba tayo? Let's go! So, andito po tayo ngayon sa loob ng office ng head teacher ng Simona National High School na si Dr. Mercedita Elcu. So, dito sa office na makikita rin natin yung iba't ibang trophy na napanalunan ng Simona National High School at saka ng mga estudyante. So, sabi ko nga kanina, di ba, hindi lang kami palaban pagdating sa ACADS. Palaban din kami pagdating sa competition, sports. So, ang mga taga-Simona ay very competitive. So, nandito lahat ng mga tunay na ang mga kabataang Simona ay hindi lamang nag-excel sa academics. We are also competitive pagdating sa kung ano pang larangan. Kasi dahil buo ang suporta ng mga kaguruan natin dito sa Simona National High School. At ngayon naman ay meron tayong makakasama na isa sa mga alumni ng Simona National High School. Ayan, so pakilala ka muna. Hi, ako si Anthony Clerco, dating nag-aaral dito sa Simona National High School. Nakita natin yung ilang mga pagbabago dito sa Simona National High School. Pero sa'yo, ano yung mga changes na nakita mo sa Simona National High School? The changes now compared before I studied here before is that the physical changes of the school, Simona National High School became more beautiful and clean and neat. Yun, totoo. Kasi diba, nakita natin yung mga pagbabago tulad na nagkaroon na ng computer laboratory, nagkaroon na din tayo ng canteen sa likod, at naging mas malinis at mas maayos tingnan, di ba? Sabi nga ni Claire, naging mas maganda. Kasama po natin ngayon ang head teacher ng Simona National High School, Dr. Mercedita Elcu. So, hihingan lang natin siya ng mensahe sa lahat ng mga magulang na patuloy na sumusuporta sa Simona National High School. So, ma'am, ano po ang mensahe po ninyo? Sa atin pong lahat na mga magulang na parating sumusubaybay sa ating mga anak, ay pagpatuloy nating bigyan ng suporta ang ating mga magulang ang ating mga anak sa lahat po ng mga kabataan natin mula grade 7 hanggang grade 10. At syempre pag nakatapos ng kanilang pag-aaral, ay pagpatuloy nyo ang pagsuporta. At muli, bigyan natin pasasalamat parati ang ating local government, pinangungunahan po ng ating governor, Honorable Rebecca A. Inares, at syempre ang ating pong municipal mayor ng Taytay, George Ricardo Argacola II, at sa ating punong barangay ng San Isidro, Honorable Vivian Reyes Yupanco, at ang sa ating DepEd, ang ating superintendent, Ma'am Cherry Lodi,
Repia. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating paaralan ng Simona National High School. Mabuhay ang Rizal! Yan. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, at bago nga tayo magtapos, bago ko ba makalimutan at baka ako ay mapagalitan. Okay, isa ang batch namin, or actually, ang batch namin ang pinakaunang nakakanta ng hino ng mataas na paaralang nasyonal ng Simona. Kaya para sa mga kabatch ko na nanonood, sana naaalala nyo pa. Pero ako, itatry ko yung best ko kung kabisado ko pa. So, eto na nga, isang ilaw na tumatanglaw sa pag-abot ng mga pangarap, nagbibigay ng direksyon sa tulong ng may kapal, haliging masasandalan, katuwang sa lahat ng oras, mataas na paaralan, nasyonal ng Simona. Ayan, so Simona, mahal na mahal ka namin. At maraming maraming salamat sa lahat ng aral na iyong naibigay sa aming mga kabataang Simonians.